Good morning sa ating lahat mga boss at welcome sa ating YouTube channel. At siyempre, nandito na naman tayo at nagbibigay kaalaman no, sa ating mga, lalo na sa mga baguang mekaniko. Umpisa na, hindi natin na, sa mga nag-uumpisa pa lang, no, hindi natin na, hindi natin kabisado yung bawat step ng mga piyesa natin. Lalong-lalo na itong mga ating mga transmission or mga kickstarter, no? So ngayon, siyempre, bago natin umpisahan yung ating tutorial, intro muna tayo. Pa! So ngayon, no, ituturo ko sa inyo, pwesto ko lang yung ating camera. Okay. So ngayon, yung putot ang pala to na dinala sa atin dahil yun nga, no, pinadala sa pinagawa sa iba, binaklas yung makina. So yung cake, pinagawa yung cake, so ganun pa rin. So ngayon, ang ginawa natin ay, so makikita nyo, ito, meron siyang konting buhi dito, konti na ba, ano, kickstarter. So ngayon, pinalitan na natin yung kickstarter. Tapos, ginawa natin, pinalambot natin ng konti. Nag-adjust tayo dito. So, hindi ko na tinuro dahil medyo mahirap iset yung kick na to. Tapos, nilagay natin yung ano, no? Tinanggal muna natin yung pin. Malalagyan natin ang pandikit. Para siguradong hindi tatagas. Tapos, lalagay na natin yung pin. Ikan na lang natin ng 17mm. Na back friends. Tapos next natin yung mga transmission. Ito, ito na tayo sa transmission na tayo. Ito rin, yung dinala sa atin, binaklas ko, halos kulang-kulang yung washer. Okay, so ngayon, no, ito naman siya. Makikita nyo, ito yung circlip, no. Tapos yung gear na to. Yeah. Ito. Tapos kung hindi siya umiikot ng ganyan, meron siyang ngipin, saka yung gear natin may ngipin. Kahit huwag nang lagyan ng ano, na hindi nalagyan ng washer to. So tapos, yung pwesto ng ating gear na to, ayan, kailangan, ito, yung plat na to, no, nasa bandang transmission siya, ayan. Tapos ilalagay na natin yung washer na medyo makapal. Okay, tapos washer na manipis. Spacer, no? Tapos dito naman tayo. Dito sa kabila. Ito naman, makikita nyo dito, ito, no? Yung face niya. Tapos meron siyang spacer dito na manipis na washer. Yan. Kailan mauna to? Hindi pwedeng walang washer to na ipapatong itong gear natin. No? Yan. So ngayon, papatong muna natin yung flat washer. Ayan. Tapos pataob, no? Pataob naman to. Ayan, no? Ito flat sa taas. Tapos lalagyan natin yung bushing. Ayun. So lumubog siya, nag-flat siya. Ayan, no? Ayan. Tapos pagkatapos naman ng bushing, lalagyan naman na natin ng flat washer, nice spacer. Okay. Tapos lalagyan na naman natin ng gear. Ito. No, gear na naman tayo. So may nakasabi na na washer, flat washer, spacer. Lalagyan naman natin yung gear natin. Tapos yung second ring na bushing. Ayan. Tapos meron naman siyang washer dito. No? Hindi pwede yung ano, hindi pwede yung maliit dito. Isa kasi nakakabaligtad sa washer. Although pwede naman. Kaya lang sa kabila, no, maliit siya, no? Tapos dito naman, pag nagkabaligtad yung washer niya, papakita ko lang sa inyo. Ayun, no? Pag nagkabaligtad, may tendency na sasayad yung gear natin dito sa may ngipin. Kaya kailangan
yung medyo maliit lang. Ito, hindi pwede ito. Dito to. Yan. Okay, so iwanan muna natin sa. Yan. Lahat ng umiikot, kailangan meron siyang katapat na washer. Yan. Para madulas siya. Oh. Yan, oh. Huwag nyo ngayaan yung umiikot na gear na walang spacer or washer. Tapos, ito naman tayo dito sa may hawak na may cuts housing. Dapat meron ding washer yan na ito manipis. No? Yan. Ganun din dito. Yan. O, ito o. Dapat ito, ayun, itong washer na to, may ngipin to. Dapat sa loob, ito, circlip to, no? O, circlip yan. Tapos lalagay natin yung spacer na may ngipin. Lagay muna natin. Tapos, ito, ito yung sinasabi sa inyo, may ikot, wala siyang pinakangipin. So, may ikot yan. Ayun, o. Kailangan may spacer siya. Hindi kagad na granite tapos yung circlip na iikutan ng gear so masisira yung circlip. Ayun siya. Tapos sabihin na natin to. Yan. Spacer ulit, no? Ito. Meron siya yung spacer na ano, washer na parang yung bibig. Makapal. Okay. So, tignan nyo yung washer. Ito. Tosang-tosakto lang siya. Malayong-malayo dito sa mga ngipin. Katulad yung sinabi ko kanina. Ito yung isa. Yan. Kahit malaki yung washer, malaki naman yung gear niya dito. So ngayon, pagsasamay na natin. Ito nga pala yung resulta nung pagkakasira no kanyang kick spring. Ayan, kung makikita nyo, ayan o. Dasa ng konti. So, yun nga, no? Sa mga gusto matuto, sa mga new beginner, kailangan ingat-ingat po sa pag-overhaul, lalong-lalo na sa mga transmission na ganito. Tapos, ito yung pwesto niya. Mauna yung bandang lagayan ng clutch housing, no? Pababa. Yan. So, unahin natin yung transmission bago ilagay yung crankshaft or sigunyal. Kasi okay. So dito naman tayo sa may shifting fork. Dalawa to. Hindi pareho yung laki. Ayan, nakikita nyo, ayan. Hindi pareho yung laki ng bibig, no? So ngayon, itong malaki, itong malaking bibig dito sa bandang baba. Pataob. Ayun siya. No? Huwag pong paganon. Hindi siya ganon. Pataob. No? Kailangan kung ano yung korte ng sigunyal or crankshaft, paganon din siya. Para siyang kutsilyo. No? Ilalagay na natin. Para hindi kayo mahirapan, huwag nyo muna ilagay yung crankshaft. Mamaya na, isaset na lang natin kung sa neutral. Lalagay muna natin yung shifting fork. Okay. Tapos, ito namang pangalawa, yung maliit ang bibig. No? So, ang gagawin naman natin, yung kanina, pag ganun siya. No? Tapos, ito naman, pag ganun naman siya. Okay. So, ilalagay na natin pag nataas. Ayan. Kasi pag nagsalpak kayo, hindi naman na hindi siya nag-cash siya. So ibig sabihin, hindi 'yon ang kanyang hindi siya compatible. Tapos susundan niyo na lang halimbawa ito, yung pin niya no ng shifting fork. Ito yung itim no. So bandang taas to. Bandang taas. Yung kulay itim no. At syempre no, ayun nice. Dahil sapak na natin yung kanya mga shifting port tsaka yung pinaka-pin, no? So, ngayon, i-test na natin. So, papasok ba siya sa
natin dito sa may ilang muna natin. Pag nag-test tayo ng ano, kailangan set muna natin sa may neutral, no? Tapos din lang natin itong kickstarter niya para hindi naglalak yung transmission niya. So ikot na natin yung sa ilalim sa may banda na kansausing. So nakikita niya umiikot na yan. Yung kabila, no? Yan na umiikot. No? Tapos cambio na natin ng ayan, naka-neutral na. Tapos, cambio natin ang firmera. Firmera. Segunda. Tercera. Quarta. So, ngayon, lalagyan na natin yung kanyang crankshaft or sigunyal. Kaya inulin natin yung sigunyal niya para hindi tayo mahirapan na maglagay ng gear transmission or at saka yung mga shifting port, no? So ngayon tinagay na natin yung ano, yung kanyang sigunyal, tapos ilalagay na natin yung kanyang center gasket. Sa mga naglilinis ng o kaya nag-overall, no, lalo na sa mga newbie, kailangan obligado malinis yung pinaka lobby nung crankcase pagaya nito. So hindi pwede yung may natirang bukol na mga dating gasket, no, yung dinilis natin. So kailangan malinis para iwas tagas. Tapos ilalagay na natin yung kanyang center gasket, no? Tapos habang nalagay natin yung kanyang gasket, at sabayan natin ng hot, mainit-init na kape. Ah, sarap. Ah, okay. So ngayon, nakalagay na lang yung mga washer. Ito sa taas, meron na siya. Ito na rin, pati yung kanyang kickstarter. Meron din siyang maliit na washer. Okay. So tatakpan na natin. Bali malinis na rin yung crankcase niya sa kabila. Malinis na natin. Ayan o. Napakalinis. Ilalagay na natin. Tapos nilagyan ko muna na mga bearing niya ng langis. No? Ayan o. Nilagyan ko muna ng langis. So, ilalagay na natin yung kabilang crankshaft. Tapos pala, no, sa paglagay ng crankshaft para hindi tayo mahirapan, ilagay nyo yung kick sa ilalim para may sentro nyo yung kanyang shafting sa may butas ng kanyang crankshaft sa kabila. Pwede to, dito sa bandang taas. Ayun, no, swak na swak para hindi kayo mahirapan. So, ilalagay na natin yung kanyang mga bolts. Ito, bali, dalawang size yan sa pinakamahaba. Yung pinakamahaba, hindi siya sa banda taas. No? Tapos sa paglagay pala ng turilyo, no? Ganito. Magkita ko lang ganyan. Katulad yan yung kailangan, nakaangat siya ng media. No? Magaya nito. Bawa, ito, pag dinagay natin yung turilyo na to, ayun, napakataas. No? So uno yung taas, no, kumpara dito. Ayan. So ito hindi pwede to.
kasi may posibilidad na tatagos doon or mabali yung tunnel na to sa kakaigpit. So hanapan natin ang mas kagaya nito. Palitan natin to, no? Pag-asample lang natin ito. Papakita ko lang. Ayun, no? Uno. Medya. Tapos, ito nga, no? Meron din siyang sariling washer. Yung kanyang, ano? Shafting ng cambio, no? So, kailangan, ito yung mauna bago flat housing. Kasi pag nailagay niya yung flat housing, hindi mo may nilalagay ito. Yun, no? Safety shield ka, o. Sana pa, o. Ito na, nakapak pa, tapos plastic pa. Tapos ang gagawin natin ngayon, ito mamay, ito bali papalitan natin ito. Total meron namang ano dito. Ito papalitan natin, original. Kasi hindi tayo nakakasigurado dito sa isang boring niya yung stock dito. Tapos makikita niyo yung kunya dito, ito. Kunya, nakatapat yung timing mag dito. So, ipapasok lang natin. Ayan natin dito. Ayan o. Bali, tatapat lang natin siya. Tapos, itatapat natin. Tapos, pag nakatapat na siya, babaon natin yan. Pupukukin natin yan. Ito. Pwila natin ang konti para mag-center siya. Yan. So, naka-center na siya. Okay na yan. Wait lang natin. So, naka-fix na siya. Yan. Center na center siya. Yung kunya at saka yung timing mark. So, lalagay naman natin ngayon yung kanyang timing gear. Upper gear. Taas. Oh. Kailangan natin lalagis. Tapos ang lagay paglagay nito, no, kailangan nakatawag yung pinaka-cut niya. Ayan yung cut niya. Tapos paglagay natin ito. Tapos ito yung pinaka-pin niya. Tapos makikita din natin yung timing mark dito. Ito pala yung timing mark. Ito yung timing mark niya. So, kailangan yung timing mark kumaligay. Ang timing mark kung malagay magkatapat. Lagay muna natin yung kanyang cylinder. Okay, so tapos maglalagay tayo na magpapalit tayo ng cam follower. Makikita nyo, ayan o. Maluwag. So, napansin ko dito yung unang gumawa, ayun o, sa loob wala siyang ano na tinatawag na wave washer, pinakasuporta niyang kanyang mga cam follower. So dapat hindi siya umahalog na ganyan. So papalipad din natin ito. Lang natin ito yung sinasabi ko yung tinakaway ko kasi yan libre pa siya isa may buwasir ang tawag ko para antay shape dun sa may kapaluyer para hindi umalik na pala. So kaya pala nung binala sa atin binanda natin maingay. Mas ano. Tapos gagawin natin dito. Ligayin lang yan. Tapos, ayun o. Ayun o. Sumikip na siya. Dahil meron na siyang wave washer. Napaka-importante ng wave washer na yun. Kahit isa lang yung ilagay natin kasi dalawa yung nakalagay doon sa box. Ayun o. Ayan. Okay.